Good day sa inyo mga kabackyard ngayong araw na to. Magsamahan niyo po ako na magbigay ng snack. So ngayon mga kabackyard ay bibigyan natin sila ng snack. Anong mga snack ang binibigay ko mga kabackyard? Yun yung sikreto natin kung bakit napakaraming itlog ang lagi natin nakukuha even though native chicken ang ating mga alaga. No? Hindi siya heritage, hindi yung mga napakadami kong umitlog na mga manok, no? Kahit na native lang, hindi nawawala yung itlog, mga kabackyard, no? So, ngayon, mga kabackyard, samahan niyo ako na magbigay ng snack. Ngayon, mga kabackyard, eto na, no? Nakakuha na ako ng snack nila, mga kabackyard. So, ang gagawin natin, ayan, ito ay dahon na malunggay, no? So, ang gagawin natin ay kunin lang natin kumbaga, alisin natin, hihimayin natin dito sa ganito niya, sa tangkay niya, no? So, bakit natin inaalis pa dyan? Pwede naman natin ibitin na, no? So, mga kabackyard, kapag ganyan kasi, pagka ganito, may possibility na yung ilalim lang yung makukuha nila. So, yung pinakataas, hindi na nila maabot. So, ang gawin natin para even, ayan mga kabackyard, no? Atin siyang puputulin, no? Ayan. Ganyan, no? Ayan mga kabackyard. Ganyan. Okay na to na pagkain nila. So, ito mga kabackyard, ibibigay ko naman ito sa mga sisiu natin. Mga kabackyard, bago nga pala tayo makapagbigay ng snack dun sa ating mga breeders, dapat meron muna tayong maibibigay na feeds para makapasok tayo, no? Kasi kapag wala tayong bibigay na feeds, ayan, ay lalabas po sila, no? So, ito mga kabackyard, okay na to para lang nang sa ganun ay makapasok tayo na hindi sila lumalabas. Ayan. O nakakalabas, no? So, ito na po yung isasabit natin dun. So, ayan mga kabackyard, punta na tayo dun sa ating breeding pen. Ayan. Ito sila, no? So, ang gagawin natin mga kabackyard bago natin sila mabibigyan, bago natin sila mabibigyan ng kanilang snack, dapat bigyan din muna natin sila ng feeds. Ayan, ganyan. Ito mga kabackyard. So, ayan mga kabackyard, bigyan muna natin sila ng feeds. Bago natin to may sasabit. Kasi kapag hindi ko natin sila binigyan ng feeds mga kabackyard, lalabas yung mga yan, no? Nakapasok na isang sisyo. So yung mga kabackyard, lagi nang natin silang lalagyan ng snack na malunggay. Then, bigyan ng kaunting feeds. Ganun lang kabackyard. Feeds na kaunti. So, hindi ko pa inubos mga kabackyard. Oh. Then, silipin natin dito sa kanilang itlugan. No? Ayun, meron na mga kabackyard. Dami na naman. Ayan o. Oh. Dami na mga kabackyard. Meron 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Tama. May 10 na naman mga kabackyard. Then, dito wala. So, palagay ko mga kabackyard, dito lang sila lahat ng itlog, no? So, ayan. Wala tayong dalang tray, kaya
bukas na lang natin siguro kunin yan para madagdagan pa, no? Kinakain na po nila. Aha. Wala po akong binibigay sa kanilang mga supplement, mga kabakyard, pero lagi-lagi silang nangingitlog, no? Hindi po natitigil. Ang dami ko pong itlog sa aking incubator at ngayon, pinakita ko nga kanina, ang dami na namang itlog doon, no? Yan. Dami na naman pong itlog, mga kabakyard. So, dahil lang sa kanila yon, mga kabakyard, no? Dahil lang sa mga to. At meron din akong siguro mga 5 na nakawala. Ayan. So, lagi-lagi sila na yung itlog dahil dyan, no? Sa kanilang snack. Ay, ito nga pala, mga kabakyard. Isang tips na ibibigay ko o nasasabihin ko kapag ayaw kumain ng greens ng inyong mga alaga, mga kabakyard. So, ano nga ba ang dapat natin gawin kapag ayaw nilang kumain ng malunggay? So, ayan. Ang gagawin nyo, mga kabakyard, para masanay silang kumain ng malunggay, di po ba may time lang tayo ng pagpapakain sa kanila? So, siguro sa inyo ay kaparehas lang din ng akin na 7 a.m., 12 p.m. and then 4 p.m. ang pagpapakain ng mga alaga. So, ang gagawin nyo, mga kabakyard, ay syempre within that time, between those time, no, na 7 a.m. ng 7 a.m., 12 p.m. at 4 p.m. in between ng mga yun, mga kabakyard, ay may time na magugutom sila, no? So, habang nagugutom sila at wala silang makain doon sa loob ng kulungan nila, may tendency na kainin nila yung sinabit niyong malunggay kagaya nito, no? So, sa ganung paraan, no, matuturuan niyo sila kung paano kainin yung sinabit niyong malunggay. So, ayan, mga kabakyard, may kita nyo naman, no? Gustong gusto po nila yung malunggay na yan. Diyan din sila kumukuha ng calcium, ng mga vitamins na kailangan nila, no? So, kaya palagi silang may itlog, mga kabakyard. Ayan. So, iba nag-aalaga ng heritage chicken para lang sa ganun ay maroon daw silang makuhang egg na parate. So, ako, mga kabakyard, dito lang ako nag-start sa natives, no? So, hindi naman ako, mga kabakyard, nasawi, no? Sa, in terms of egg, no? So, nakikita nyo naman sa mga video ko na palaging maraming eggs. So, ayun, mga kabakyard. Yun lang yung ginagawa ko sa kanila. Binibigyan ko lang sila ng tawag dito, malunggay, no? Ngayon naman, mga kabakyard, bibigyan natin ng snack yung ating mga sisiw dun sa kulungan na to, no? Ito, yung kahapon. So, ngayon, mga kabakyard, ang kukunin nating snack nila ay dahon ng malunggay at dahon nung tinanim natin na kamoting kahoy, no? So, samahan nyo ako, mga kabakyard, at kukuha tayo ng dahon ng kamoting kahoy. So, ayan. Dito tayo nag-time ng kamoting kahoy, mga kabakyard. Dahil nga, para in case na lumaki sila, yung mga dumadaan dito ay meron tayong privacy, no? At good news, nangitlog na po ang ating nangitlog na yung ating silky, no? Ayan, mga kabakyard, nangitlog siya ngayon. At itong kabir, wala. Walang itlog. O ngayon, mga kabakyard, kuha tayo ng dahon ng kamoting kahoy, no? So, sa mga ilan po na hindi alam na pwede palang kainin ito ng ating mga manok, no? Ayan, mga kabakyard, papakita ko sa inyo na pwede nilang kainin ito. Ayan.
tayo na. Ayan mga kabakyard, susubukan ko pa lang naman na papakain, no? Kaya konti pa lang. Pero sa malalaki ko, natutunan na nila at naturuan ko na rin sila kung paano nila kakainin to, no? So sa maliliit ay konti lang para hindi masayang if ever na ayaw pa nila sa ngayon. So mamaya na natin kukunin yung itlog ng silky mga kabakyard. Ito. Ayan mga kabakyard. Ito gustong gusto niya to. Ayan o. So ayan. Mamaya na kita bibigyan. So ayun lang yung patunay mga kabakyard na hindi lang yung Madre de Agua ang pwede natin ipakain sa ating mga alaga. Lalo na sa mga heritage chickens mga kabakyard, no? Gustong-gusto nila ng kahit na anong klaseng dahon, no? Huwag nyo lang silang bibigyan ng dahon ng mga nakakalasong dahon, syempre mga kabakyard. Or dahon ng ipilipil, pwede din. Gustong-gusto din po nila yan. So, ayan, bibigyan natin ang ating mga sisiw, mga kabakyard. So, sisiw pa lang, kailangan natuturuan na po sila na mag-ano, kumain ng mga dahon-dahon, no? So, para maiwasan din yung tukaan doon po sa loob ng kulungan, no? Kasi, kapag ka nagugutuman po ang ating mga sisiw or wala silang na pagtitripan, no? Na ganito, mga dahon-dahon, ang possibility niyan, mga kabakyard, ay sila mismo ang magtutukaan, no? So, bigyan na natin sila. Nakawala na po yung iba mga kabakyard. Yung po, kapag kawala tayo, may ibibigay sa kanila kaagad na ano, na fins, lalabas po sila. So yung mga kabakyard, lagyan natin. So una mga kabakyard, lagyan natin ng mix, ha? Mix. Tinutukan na nila mga kabakyard. Mix ng dahon ng malunggay at mix din ng dahon ng kamoteng kahoy, no? Kasi bakit ko po pinag-mix? Dahil sila mga kabakyard, nasanay na sila sa dahon ng malunggay. So, pagka natikman po nila yung dahon ng malunggay at napasama yung dahon ng kamoteng kahoy, no? Magugustuhan na rin nila yan. Doon natin sila matuturuan kung paano kumain ng ganyan. So, isasabit lang po natin mga kabakyard. Ayaw nila yung binibitin ko, pero yung hawak ko mga kabakyard gusto nila. Pero mamaya magustuhan din nila yung mga kabakyard. Nakikita din nila yan. Ayan po, diba? Sisimula na sila. So pag nakita sila ng mga kasama nila na ganyan ang ginagawa nila mga kabakyard, gagaya na din yung mga iba dyan. Gaya nito mga kabakyard. Hawak-hawak ko pero tinutuka nila. So, ayan po. Para din mapurga sila in a natural way, mga kabakyard. Dapat natin silang bigyan ng mga greens. Kasi nga, napakulong sila. At wala silang way para makakain ng greens.
So, bibigyan natin sila mga kabakyard. So, yung mga kabakyard, no? Kinakain na po nila yung mga binigay natin na greens, no? Pero, yung iba na iignorante. So, mamaya, makikilala na rin nila yung mga kabakyard. At unti-unti na rin nilang mauubos yan. At bukas, pag naglagay ka, mag-aagawan na po yung mga yan kasi alam na nila yung lasa at alam na nila na nakakain pala.